na babalik tayo sa mensahe ng Pasko, panghawakan mo. Umangkak na sa Panginoon. Kung yung eternal nga, naayos ng Diyos, yung mga bagay na pang-temporal lang, malilimitahan mo ba ang Diyos? Dito sa pag-uusapan natin, gusto po nating maintindihan na yung pag-asa na pag-uusapan natin should go beyond doon sa temporal na pag-asa na tinitingnan lang ng karamihan po sa atin. Ang sabi nga dito, kung titingnan natin yung definition no, ng pag-asa sa Diyos o yung pag-asa na pwede mo makita sa Bible, ito daw po yung merong certainty and assurance of expectation based on faith in God's promises and God's character. So, as we dive in dito sa message po natin, Assure Hope, ito, para ma-experience natin yung siguradong pag-asa, isa lang po yung main point natin. Na sa Pasko, huwag po nating iisipin na sininong at sininang ang pag-asa. O yung bonus po natin. O yung event itself, para lang magkaayos-ayos at magkausap-usap ang pamilya. Pero ang Diyos po ang ating tiyak na pag-asa. Sabihin niyo po sa katabi niyo, God, our sure hope. One more time po. God, our sure hope. So sa Luke chapter 1, okay, simula na po tayo sa ating passage, no? Ang sabi po doon sa verses 1 to 4, inasmuch as many have undertaken to compile an account of the things accomplished among us, just as they were handed down to us by those who from the beginning were eyewitnesses and servants of the word, it seems fitting for me as well, having investigated everything carefully from the beginning, to write it out for you in the consecutive order, most excellent Theophilus, so that you may know the exact truth about the things you have been taught. Alam po natin na si Luke ang nagsulat nito, kaisa-isang hintil na Bible writer, and he was a doctor, historian, at alam po natin na pagtitingnan po natin yung cultural background ng pagsusulat, especially in their time, pag itong isinusulat mo ay ibibigay mo sa isang mataas na tao, hindi ito pwede magsusulat ka basta-basta lang. Ang kagandaan pa doon sa sinabi ni Luke para kay Theophilus, yung sinulat niya, bukod sa sabi ng mga Bible scholars, most probably, ang pinagkuhanan niya, yung original source niya is yung Gospel of Mark. But at the same time, yung sequence of events, tinatanong niya yung mga eyewitnesses kasi buhay pa yung mga eyewitnesses nung sinusulat niya ito. And ang purpose kung bakit po sinulat ni Luke yung mga bagay na ito is para may mas mapanghawakan si most excellent Theophilus about sa mga bagay na ating mga pinaniniwalaan, no? Sa kanyang mga pinaniniwalaan. Kaya nga po sa atin, no? Sa mga kapatid ko sa Panginoon dito, maganda ho na naiintindihan natin at alam din natin, hindi lang sa puso kundi sa isip, bakit ba tayo naniniwala sa mga bagay na pinaniniwalaan natin? Nasusundan po ba natin? At dito sinasabi niya, sa lahat ng nakasulat dito, makakaasa ka na lalo mapagtitibay ang pananampalataya mo dahil sa Diyos, meron po tayong pag-asa. Now, pwede po nating hatiin yung outline ho natin sa tatlong bahagi. Gagamitin ho natin, kagaya po na ginawa kaninang umaga, yung mga pangalan. Nakaka-amazo no, kung paano na-orchestrate ng Panginoon itong istorya na to. At makikita po natin na sa pangalang Zacharias, ang ibig sabihin pala nun is God remembers. Sa pangalang Elizabeth, God keeps His oath. At sa pangatlo po yung pangalan na John, okay, God is gracious. Now, ito pong sub-points na ito, makikita natin along the narrative na nagtatama-tama po ito habang pinag-aaral natin yung kwento. Pero ang panalangin ko, diba, at habang lumalalim tayo sa pag-aaral, maganda po na talagang buksan natin ang puso at isipan natin as if ito lang po yung first time na narinig po natin itong pag-aaralan natin. So, tanongin niyo po yung katabi niyo, game ka na ba? Game na. Alright, so Zacharias, God remembers. So after giving the reason ni Luke para kay Theophilus, tumulon na ho siya dun sa verse 5. Ang sabi niya dito, in the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zacharias of the division of Abijah, and he had a wife from the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. You remember, there was a 400 year silence after the book of Malachi. Bago po nangyari ang pagkakataon na to. At sa setting of events, pinapakita rin ito ni Luke
na ang common practice ng mga writer na sinusulat nila kung anong panahon nito. Now, makikita po natin na bukod doon sa 400 silence, meron pong binanggit na pangalan, si Haring Herod. So, silence from God, walang nagpakitang propeta, walang nagsalita galing sa Diyos. And at the same time, yung bansang Israel o yung Judea, pinamumunuan ng masamang hari. Alam nyo po, pag binasa nyo yung Bible, ito pong hari ito, insecure. Pinatay niya ang kanyang mother-in-law, ang kanyang asawa, tatlong mga anak, at marami pa po itong ginawang kasamaan ng panahon niya. But at the same time, habang sinasabi po ito ni Luke kay Theophilus, sa istorya pala ng Pasko, kasama po yung pangalang Zacharias at Elizabeth. At makikita po natin na yung contrast dito po sa passage na pinag-aaralan natin. Kasi makikita natin, merong masama, meron pong dalawang mabuti. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Mukha po bang mabuti? Amen? May iba ayaw sumagot? Okay, dapat amen. Di ba? So ano ibig sabihin? Geto, ano? Ang tagal. Masyado hong matagal. And ang gandang isipin na yung Zacharias na pangalan mismo, ang sinasabi, ang Diyos ay nakakaalala. Alam nyo, masarap hong paulit-ulitin yun sa ating isipan, di ba? Na ang Diyos ay nakakaalala. And I'm sure for many of us, tayong lahat dito, marami tayong pinapanalangin sa buhay. Marami tayong hinihiling sa Panginoon. Whether mag-ayos yung relasyon ninyo mag-asawa, maging mabait yung anak ninyo o yung kapatid ninyo, magkasundo na kayo, hindi kayo nag-uusap ng matagal, magkaroon ka ng magandang trabaho o malipat ka sa ibang kumpanya o lumago yung negosyo mo, whatever it is, maybe it's healing or provision. Yung alam natin yung pangako ng Diyos, pero sabi nga nung nakausap ko minsan pag nandun ka na sa realidad ng buhay, ang hirap minsan itapal ng pangako ng Diyos sa mata mo. Pag nakikita mo, parang nakalimutan ka na ng Diyos. Nasusundan niyo po ba? At napakahirap po ng story na ito kasi pagka inisip mong mabuti, ang tagal ho nun. Okay, and bago pa itong silence na to, yung pangako ng Diyos ng kaligtasan, bago pa ito na nasulat, di ba? Yung inikwento ni Moses sa Genesis, nung panahon pa na naglag, nahulog si Eva at Adan, binigay na ng Panginoon yung kanyang pangako eh. Nasusunod mo ba natin? Pag tinginan ho natin sa chart, makikita na Genesis chapter 3, Genesis 22, sa 2 Samuel 7:13, sa anak ni David, sa Isaiah, sa chapter 7, chapter 9, pwede nyo hong picturean as a reference. Malinaw ang pangako ng Diyos, pero yun nga eh, pagka inisip mong mabuti, ang hirap niyang alalahan eh, pag hindi mo pa naranasan. Tama ho ba? Especially living in this transactional and unfaithful world. Marami po ba kayo kakilala na magaling mangako? Huwag niyo po ituturo kung nandito sila. Taas na lang yung kilay. Ayan, marami, di ba? And minsan, pag sinisingil mo pa yung nangangako, nagagalit pa. Ikaw na nga, pinangakuan ka na nga, gusto mo ba, ito pa rin. Di ba? Parang abusado pa ang dating, di ba? Kasi sanay tayo sa pumapalya yung expectation sa mundo and so on. And ang hirap. Lalo na kung isipin mo, ang dami ng dumaan na empire sa Israel. Na sumako, Babylon, Persia, Greece, Rome. And habang nangyayari yung exile, parusa, etc. Parang Lord, sinasabi mong may Messiah. Sinasabi mo may magtatanggol. Merong pag-asa na lalabas dito sa lahi natin. Pero, asa na po, Lord? Pero kagandahan lang dito, bago ituloy yung story, ang ganda ng pagkakasabi dito ni Luke. Eh. Sa verse 6, sabi doon, they were both righteous in the sight of God, walking blamelessly in all the commandments and requirements of the Lord. Now, bakit kaya sinabi ni Luke itong statement na to? Kasi, sa verse 7, makikita nyo na they had no child because Elizabeth was barren. At sorry for the word, pero matanda na po sila. Now, yung word na righteous and blameless, hindi sinasabi ni Luke na perfect itong mga taong ito. Tandaan nyo yung pattern ng pagsulat niya, kasi para to sa mga, si Theophilus, sabi ng mga Bible scholars, Hudyo. So yung style na ginagawa niya is yung, alam yung mga words na galing sa Old Testament, yung mga blameless, righteous. At ang sinasabi ni Luke, itong dalawa na to, masunurin to sa Panginoon. Mabait. Yung mga known commandments, hindi sila pumapalya.
kahit yung pagiging mag-asawa nila, parang kumbaga power couple to, kinasal to ng maayos at namuhay na naglilingkod sa Panginoon. Yun nga lang, para lang maintindihan ni Theophilus na hindi dahil sa kaya wala silang anak kasi pasaway sila. In their culture and time, pagka po kayo ay walang anak, economically and socially, medyo delikado. Bakit economically? Siyempre sa kultura nila, parang sa Pinoy din. Diba? Tayo, normal o minsan yung iba napipilit, pero hindi natin kayang tiisin ang magulang natin. Sa Bible, sinasabi din, huwag niyo papabayaan yung magulang ninyo. Pero kung wala kang anak, sino mag-aalaga sa iyo balang araw? Ang buti na lang, sa kultura ng Pilipino, mapagmahal po kayo o tayo na anak. Tama ho ba? Parang di kayo convinced. Mahal niyo po ba magulang ninyo? Mahalin niyo po ha, para po sa Panginoon, hindi po dahil perfect sila. And secondly, yung social justice o yung social view sa iyo ng tao, pag wala kang anak, ibig sabihin nagkasala ka at parusa yan ng Diyos. Kaya si Luke, ipinakita niya na kaagad na, teka lang, itong dalawa na to, walang problema sa kanila. Masunurin sila. Meron lang plano ang Diyos. Hinto po tayo doon. Nasaan kayo ngayon sa buhay ninyo? Kamusta po kayo? Tanongin niyo po yung katabi ninyo. Kamusta po kayo? Ang typical na Pinoy, di ba? Ano, ayos lang. Hindi mo alam, lubog yan sa problema. Ganun ang Pinoy eh. Ayos lang. Ha, maghihiwalay na yan mamaya. Last service na pala to. Ayos lang. Ha, baon sa utang. Ayos lang. Ito, may problema kami. Now, ang kagandahan po sa sinasabi natin, kaya ako kayo kinakamusta kasi pinapakita ng Bible sa mensahe ng Pasko na hindi porkit nakikita mo ang kamay ng Diyos o hindi mo nakikita, hindi siya kumikilos. Alam niyo po, ang Diyos po ay perpekto at hindi po nagkakamali. Yung mga pagsubok po sa ating buhay na inayaan ng Diyos na maranasan po natin, dalawa naman yun eh. It's either consequences yan ng pagkakamali mo at kasalanan or hinuhubog ka ng Diyos para mas maging kawangis ka ni Kristo. Which is, that is our ultimate goal as a Christian. Nasusundan po ba natin? Na kaya ang kagandahan dito, pagkatapos sabihin to ni Luke, sabi niya sa verse 8 and 9, "Now it happened that while he was performing his priestly service before God in the appointed order of his division, according to the customs of priestly office, he was chosen by lot." Isipin niyo yun. Silence. Si Herod yung namumuno. Wala silang anak. Gilingkod sila. And at this very point of time, from 18,000 to 20,000 na mga pari na naglilingkod dito ho, sa templo, binubunot po kung sino yung papasok sa loob. Kaya nga pag nabunot ka, it's a once in a lifetime experience. Nabunot po sino? Ano pong Herod? Tulog na po yung iba. Zacharias, okay? So, nabunot siya, di ba? And anong nangyari, para pumasok doon sa templo, sa loob, okay, hindi po lahat nakakapasok dyan. Sa loob, para i-burn yung incense. And pagkapasok nga sa loob, an angel of the Lord appeared to him. Most probably, ang sabi ng mga, kung naalala nyo rin, kahit sa, hindi ako nagkakamali, Malakay or Daniel or one of the passages in the Old Testament. O Zechariah 3:1, di ba? Merong spiritual forces eh. May mga demonyo at may mga anghel. Sa Zechariah chapter 3:1, si Satanas nandun sa loob. Di ba? I-accuse yung isang tao ng Diyos. Pero mayroon ding anghel na pumigil sa kanya. Now, imagine nyo to, mag-isa ka lang. Isipin nyo na, nandito kayo sa CCF Center. Ito yung templo. Napili ka. Ikaw, sir. Hindi po kayo eh. Siya po ang nabunod. Punta dito sa gitna. Mag-isa ka lang dito. May malaking kortina. Sisindi ka lang ng insenso, biglang may nagpakita sa'yo. Ang matindi pa doon, ito yung tunay na itsura ng anghel. So, hindi yung chubby na milipad-lipad. At pang February. Ito for all season to.
At nakakatakot talaga. And sabi nga, andin din yung pagkaka-orchestrate nyo kasi nagpakita sa kanya. Ibig sabihin, nandun na yon, inalaw lang ligad na makita niya, standing to the right side of the other incense, Zacharias was troubled when he saw the angel and fear gripped him. Sa sobrang majestic at ibang klase na tumayo sa presensya ng isang anghel, natakot yung righteous and blameless. Susundan niyo ba yung story? Yung kagandahan doon, ang sabi sa kanya ng anghel, huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Zacharias, for your petition has been heard, and your wife Elizabeth will bear a son, and you will give him the name John. You will give him the name John. So huwag ka matakot, narinig ng Panginoon yung panalangin mo. Kung kayo po, si Zacharias, ano po magiging reaction ninyo? Ha, kanina nabasa na natin with Pastor Marty kung ano yung nangyari. Ha, siya, duda siya eh. Siguro, sa panahon na to, marami po mga, ako marami ko ng mga nabasa mga commentaries na sa panahon na to, it's safe to say na hindi na pinapag-pray na Zacharias yung anak. O, survey lang ha, sa church natin. Sino po dito yung mga 60 years old pataas? Taas na lang po kilay. Anong tayo magkaya? Meron po, may nagtaas na kami doon. Okay, very good. So, sino po dito yung mga 60 and 70 years old ngayon na nagpe-pray na magka-baby pa? Oh, di ba? Wala na. Kasi nga, sa panahon ito, parang kay Zacharias, ha? Ano pinapag-pray? Di ba? Parang, ano yun? Baka dati, pinapag-pray ko, pero parang, ito ba talaga yung timing? Yung panahon na, naranasan nyo na ba yan? Yung parang sa sobrang tindi ng pangyayari, parang, nakasanayan mo na yung mga pagsubok sa buhay, tapos di ka na nag-pray. Na Lord, ikaw lang talaga ang pwede mag-satisfy sa buhay ng isang tao. Walang sino man at anumang bagay ang pwedeng kumumpleto sa atin. Ang Panginoon lang ang pwedeng bumuo sa atin. Hindi po nakakalimot ang Diyos. Tumutugon siya sa panalangin natin. Pwedeng oo, pwedeng hindi, pwedeng mag-antay. At ang kagandahan doon, hindi nakabase sa salita natin sa panalangin. Nakabase sa kabutihan ng Diyos. Kasi nakita niyo, sabi doon, Lord, hindi ka lang nakaalala, tinupad mo ba yung pangako mo? Now, yung pangako dito, tandaan niyo po ha, pangako para sa sanlibutan na ibibigay ng tagapagligtas, at meron din siya pangako dito sa mag-asawa. Sabi doon, you will have joy and gladness and many will rejoice at his birth. For he will be great in the sight of the Lord and he will drink no wine or liquor and he will be filled with the Holy Spirit while yet is in his mother's womb. And he will turn many of the sons of Israel back to the Lord their God. It is he who will go as a forerunner before him in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the fathers back to the children and disobedient to the attitude of righteous so as to make ready a people prepared for the Lord. Zacharias said to the angel, paano mangyayari ito? Diba? Nagduda. Paano mangyayari? Eh, ang tanda ko na. Mga wala na tayong bala. Yung asawa ko, matanda na rin. Ang sabi doon, and the angel answered and said to him, I am Gabriel. At sinabi niya, nag-asalita ako, nasa presensya ako ng Diyos. Ito matindi. And behold, you shall be silent and unable to speak until the day when these things take place. Bakit daw po? Basahin natin sabay-sabay. Because you did not believe my words which will be fulfilled in their proper time. Ba't gano'n, Pastor Julius? Sila Abraham din, tumawa. Si Sarah tumawa, hindi naging ano yun, naging mute. Pwede kang pumili kung ano hindi mo susundin, pero hindi mo pwedeng piliin yung consequences. Pero yung disiplina na nagmumula sa Panginoon, pagmamahal po yun at grasya ng Panginoon. Whatever it is. Dahil ang Diyos po mabuti. At mahal po tayo ng Diyos. Pero gusto ko lang balikan yung kanina pangyayari. Ang sabi ho dito, di ba? Paano mangyayari yun? Ano po yung gusto kong bigyan din dito sa story? Malinaw ang salita ng Diyos sa ating lahat. Ang pangako ng Diyos. Ang magandang plano at layunin ng Diyos sa buhay nating lahat.
Isipin niyo to. Ilagay niyo po yung sarili ninyo sa sapatos ni Zacarias. Nasa loob kayo ng templo kung saan bumababa at nagsisignal, kumbaga sumisimbolo sa presensya at kadakilaan ng Diyos. Kausap mo ang isang anghel. Kanina lang natakot ka. Sabay ngayon, parang sinabi mo, hindi nga. Gagamitin ako ni Lord. Sasagutin ako ni Lord. Hindi nga. Nasusundan nyo ba? Na-imagine nyo ba yung sinasabi ko? Kasi parang nakalimutan, minsan ganun tayo eh. Alam natin, malinaw yung mga pangako ng Diyos. Pero pag tumatama na tayo doon sa realidad ng buhay, parang Lord, ano ulit yun? Lord, come again? Parang hindi ko maintindihan eh. Lord, parang anlayo sa realidad yung mga pinapangako mo sa akin. But I'm just saying, ang Diyos natin mahilig din magpala. Kung tama at naayon sa kanyang plano at kung maitataas ang pangalan niya. At kung ikakabuti mo. Pero kung nagpipray ka ng sasakyan, wala kang lisensya, mali yun. Nasusundan niyo ho ba sinasabi ko? Kaya nga, ano man yung pinagdadaanan natin ngayong Pasko, kada babalik tayo sa mensahe ng Pasko, pangawakan mo. Umangkak na sa Panginoon. Kung yung eternal nga naayos ng Diyos, yung mga bagay na pang-temporal lang, malilimitahan mo ba ang Diyos? Alam nyo, ang kagandahan sa mga panahon na parang tahimik at parang di mo nakikita yung pagkilos, doon mo mas lalo makikita ang kakayanan at abilidad ng Diyos kung paano siya tumugon, paano siya magbigay, paano siya magpagaling, paano siya mag-ayos at paano siya magligtas. Wala pong imposible sa Diyos. Kapag may binitawan sa iyo ang Diyos na pangako, whether sa salita niya o habang nananalangin ka, antay ka lang sa tamang panahon. Kasi kung tama pagkakarinig mo at saka pag-aaral mo sa Biblia, lahat naman ang hinihiling ng malapit sa Panginoon, hindi para sa sarili, kundi para sa Kanya. Sabihin niyo po sa katabi niyo, God, our sure hope. Yung last point natin, ang sabi dito, diba, sa kabila ng lahat, sipin nyo, naging ano siya, no, hindi siya pinayagang magsalita. Kaya nagtataka yung mga tao eh, diba, nabasa natin kanina, nasa labas ng templo. Nangyari doon, mukhang may ano doon ah, mukhang may pinakita sa kanya si Lord. Pero siya, dahil siya makapagsalita, he missed that opportunity. Senyas lang ginagawa niya. Hindi niya, diba, yung sobrang buti ng Diyos, hindi mo maideklara, sayang. Tama ho ba? Kaya tanggalin natin yung pagdududa sa Panginoon, simulan mo magtiwala at patuloy kang maniwala at kumapit. Kasi may story ang Diyos para sa iyo eh. Para maituro mo lahat ng tao sa paligid mo papunta sa Kanya. Yun ang mensahe ng Pasko. Hindi lang to para magkaroon sila ng baby. Pero may trabaho yung baby na lalabas kay Elizabeth. Na magiging mama balang araw. At iyahanda yung daan para sa ating tagapagligtas. Isipin nyo, sa kabila ng pagdududa, pagdating ng 24, after these days, Elizabeth, his wife, became pregnant and she kept herself in seclusion for 5 months, saying, "This is the way the Lord has dealt with me in the days when he looked with favor upon me, to take away my disgrace among men." Nakatingin mo sa atin ang Diyos. At ikaw na nananampalataya sa Kanya bilang anak ng Diyos. Wala akong masamang tinapay sa Kanya na ibibigay sa iyo. Antay ka lang. At ang agandahan dito, pag tumutugon ng Diyos, hindi niya ho binabase kung mabait ka o hindi. Huwag po nating try utuin ang Diyos, hindi pa natin siya pwedeng mauto. Huwag po nating isipin na lahat ng ito ay based sa performance. Na pagka mabait ka, o sige, ang bonus mo times 2. Dahil sa harapan kayo umuupo, tingnan nyo yung wallet nyo ngayon. De-joke lang po. Ha? Hindi ganun yun. Ang pagpapala at pagtugon ng Diyos ay naaayon kung sino siya
at ano ang gagawin niya sa buhay mo, hindi yung kung ano yung gusto mo. Kaya nga yung tao na tunay na umaasa sa Kanya, naiintindihan yung grasya ng Diyos at yun yung nagiging motivasyon para ibigay ang lahat sa Diyos. Na pag naiintindihan mo talaga ang grasya ng Panginoon, hindi na mahalaga sa iyo kung ano yung gano'n pa kahaba ang buhay na i-extend dito sa mundo. Bibigay mo lahat eh. Kasi mabuhay ka dito ng mas mahaba o umuwi ka man, wala naman talo pag Kristiyano. Hindi ka talo pag Kristiyano ka. At ang kagandahan doon, pag naiintindihan mo ang grasya ng Panginoon, kilala mo si Kristo, hindi ka malilimitahan doon sa health, prosperity, and wealth. Kasi kung yun lang, kung hanggang doon lang ang tingin mo kay Jesus, lalo na sa mensahe ng Pasko, na mayroon ka lang matatanggap na temporal na bagay, kulang. Kasi higit pa po doon ang gustong iparana sa atin ng Panginoon. Yung grasya na mensahe ng Pasko na gagawin ni John, ipe-prepare ni John para sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sabi mo sa Titus 2:11-13, basahin pa natin sabay-sabay. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men, instructing us to deny ungodliness and worldly desires, and to live sensibly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and the appearing of our glory, our great God and Savior, Jesus Christ. So if you want to see grace in action sa buhay ni John, siya po yung sa katuparan eh. Tayo, naintindihan natin na ang grasya na nagmumula sa Panginoon, yung mensahe ng Pasko, ito yung dapat impact sa buhay natin. Now, tingnan po natin si John the Baptist, di ba? Ito yung prophecy eh, na yung messenger, siya yung magpapakita, siya yung magpe-prepare ng daan. Pagdating ng John 1:15, si John testified about him, cried out, saying, "This was he whom I said, he who comes after me has a higher rank than I, for he existed before me." What else? John 1:19-22. Ang sabi ho dito, tinatanong siya, "Sino ka?" Ang sabi ni John, he confessed and did not deny, but confessed, "I am not the Christ." Ikaw ba si Elijah? Hindi. Propeta ka ba? Hindi. Pero anong tugon niya ho? Then they said to him, "Who are you? So that we may give an answer to those who sent us. What do you say about yourself?" He said, "I am a voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as Isaiah the prophet said." And this is what good about that grace. You will definitely point people to Jesus. Sipin nyo nun. Sa pagkakataon na to, sa verse 29, nakita ulit ni John the Baptist si Jesus. Sabi niya sa mga tao, habang marami siya kasama, "Behold, the Lamb who will not just cover, but who will take away the sins." And the reason why John was able to do that, na kahit na dun sa pagkakataon na sikat siya, marami siyang follower, because he was filled with the Holy Spirit. At ang grasya, ang mensahe ng grasya ng Diyos sa kanya ay buhay. Na kung ikaw, Kristiyano ka at binigay mo na ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesukristo, dapat huwag natin palagpasin itong Pasko na to. Hindi ko sinasabi, huwag na ho kayo magbigay ng aginaldo. Maganda ho yun, may tangible way of expressing God's love. Pero sana huwag lang hanggang doon. Ikwento ninyo ng buo yung mensahe ng Diyos. Na ang Diyos ay nakakaalala, siya ay tapat sa kanyang mga pangako, at punong-puno siya ng grasya. Eh nga, pag iniisip mo, ang ganda ho nung galing po ito kay Pastor Joby, sabi ko sa kanya, "Pastor, gagamitin ko po ito ha." May sinensyang slide sa akin. Na pag tinignan mo, yung Christmas message, di ba? Zacharias, Elizabeth, and John. Ang ganda ho, no? This is the message eh. God remembers His promise, and that is the grace of God. Na sana po, as we close this message, maintindihan ho natin ang tunay na mensahe ng Pasko. Bakit siya po ang ating pag-asa? Kasi oh, this is the reality na kailangan po marinig ng buong mundo. Tayo po ay nagkasala.
ang Diyos po ay banal. At yung kasalanan na minana natin at paulit-ulit natin ginagawa, yun po yung nag-disqualify sa atin. Kahit na ba nagbibigay ako ng tulong sa ibang tao, Pastor Julius, o kahit ba umaattend ako palagi ng hindi po yun eh. Wala ho talaga tayong pag-asa. But praise the Lord because He remembers His promise doon pa lang sa pagkakataon na bumagsak ang tao sa pinapagawa ng Diyos. Sinabi niya na maibibigay siyang tagapagligtas. Pag-asa. At ginawa ho yun ng Diyos sa pagkakataon na napakahirap pong intindihin sa pag-iisip po ng isang tao. Isipin ninyo, hindi ho natin deserve ang Pasko. Kaya nga po ito grasya. Hindi po tayo entitled dito. Hindi po tayo entitled dahil sa kasalanan ho natin. Whether nagsinungaling ka, nakikiapid ka, magnanakaw ka, nagsisinungaling ka, mangkukulam ka, lahat. Kasalanan, hindi ka pwede sa presensya. And yet, because of His love at nakakaalala ang Diyos at siya ay tapat sa kanyang salita, bumaba. Nagkaroon ng immaculate conception. Nagkatawang tao yung Diyos. Alam niyo ho, minsan, madalas po natin napapalagpas yung meaning po nun eh. Pero dun pa lang sa pagkakataon na bumaba ang Diyos at nagkatawang tao, sobrang tinding pag-ibig ang kailangan para gawin yon. Pero dahil mahal niya ho tayo, siya yung nagbigay. Siya yung bumaba. Siya yung lumapit. At binayaran niya yung kasalanan na tayo dapat ang magbayad. Dahil mahal niya tayo. At doon sa regalo na ginawa ng Diyos na tinapos niya sa krus, ang kondisyon lang ay kung maniniwala ka ba. Ibibigay mo ba yung pag-asa? Pananampalataya mo kay Kristo. Alam niyo ho, mga kapatid, siya lang talaga ang pwede magligtas. Dahil siya ang regalo ng Diyos sa ating lahat. Kung hindi mo pa nagagawa yun, maganda ho. Manalangin ka at ibigay mo yung pananampalataya mo sa atin. And I pray na kumilos ang banal na Espiritu at katagpuin ka niya ngayon. Pero sa mga kapatid ko po sa pananampalataya, dahil ang Diyos ang ating pag-asa, huwag po tayong magpapalinlang sa mga material na bagay dito sa mundo. Huwag niyo pong iangkla sa experience o mga bagay na pwede niyo makuha sa mundo. Kasi hindi po tayo taga dito. Lagi mong iangkla ang pag-asa sa Panginoon dahil siya lang ang ating kasiguraduhan. Nasa kanya ang kagalakan, kapayapaan. Sa kanya ka lang pwedeng mabuo at masatisfy. Sabihin niyo po ulit sa katabi niyo, God is our sure hope. Why don't we all stand up? And let's close this in the word of prayer. O Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Nahinayaan mo po kaming makapag-aral at makapakinig ng inyong salita. O Diyos, salamat. Dahil tunay nga na kayo ang Diyos na nakakaalala, tapat sa kanyang pangako at punong-puno ng grasya. And I just pray for all of us, Lord, na hayaan mo at tulungan mo po kami, Banal na Espiritu. Puspusin mo po kami, Panginoon, dahil hindi namin ito kaya, Banal na Espiritu, na laging umasa sa iyo. Kayo po ang magbigay sa amin ng kalakasan at kapayapaan.
Lord, alam niyo po yung mga pinagdadaanan ng aking mga kapatid. Whether sa family, sa kalusugan, provision, o kahit sa struggle nila, sa walk nila with you, Panginoon. Alam namin walang imposible sa inyo. And dinadalangin ko po, nagpapakumbaba po kami na patuloy po kayong kumilos sa aming buhay. Patigit sa lahat, Panginoon, lahat ng istorya na pinaranas niyo po sa amin at istorya na alam namin sa Bible, tulungan niyo po ang bawat isa dito na magamit po namin ito, especially sa season na ito, para maturo po namin ang mga tao patungo po sa inyo ang aming nag-iisa at natatanging siguradong pag-asa, Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po.